mga pare ko, ito yung sa challenge, oh, yung maanghang na noodles. Tinry ko na yan dati. Magkakaalmurana sa kanya mga pare ko, eh. So what's up mga pare ko? Kumusta na? Monday na naman ngayon mga pare ko, natapos na yung week last week. Sobrang bilis. Ngayon, Monday. Monday update tayo mga pare ko. So kung mapapansin nyo, usually naglalagay talaga ako ng vlog ko every Saturday. Pero o gaya na sabi ko sa inyo dati, as much as possible gusto ko yung Sabado ko tsaka Linggo ko is spending time with my family. Nagkataon lang ring nung last week, nagpatong-patong yung mga kailangan nating gawin mga pare ko. May quiz ako, may mga due akong assignment, may group assignment kami na due sa middle of the week na kailangan ko makipag-collaborate sa kanila. Kailangan kong kunin yung kotse kasi ayos na si Black Car mga pare ko. Ayos na si Black Car mga pare ko. Update pala doon, ang sira ni Black Car is tama tayo. Fuel pump, fuel filter, at saka crank sensor. Yun yung mga pinalata natin mga pare ko. Kung tatanungin nyo kung magkano, tumataginting na $700 yun mga pare ko. Swerte pa tayo nun kasi kaibigan ko yung mekaniko. Siguro kung hindi tayo sa kanya, abot pa ng 1,000 yun mga pare ko. Anyway, tapos na tayo kay Black Car. Okay na si Black Car, gumagana si Black Car. So, at least, tapos na tayo dun. Importante si Black Car mga pare ko kasi mag-winter na. So pag winter, mahirap ang transportation, especially kung may mga bata. Okay? So kailangan talaga si Black Car. Anyway, nung last weekend, 189th General Conference ng simbahan namin. Sa conference na yon, doon mga pare ko, magkasalita ang mga apostles at yung prophet. Kaya, importante yung araw na yun sa amin to gather or to spend time with the family at manood dun sa message na yon. Kung gusto nyo panoorin yung mga pare ko, I'm gonna put the link below para mapanood nyo rin. Para sa lahat yan mga pare ko. And I hope na mag-enjoy din kayo dun. Okay. So yun. Another thing na hindi ko nasabi sa inyo. So, sila Travis tsaka si Bella, nagbago na naman yung school bus nila. So, panbago na naman yun mga pare ko. So, last week, nag-start yung bagong bus. So, ang nangyari ay na-reassign lang yung isang bus na nagsusundo sa kanila tapos napalitan ng bago. So, ngayon mga pare ko, dun sa bago, medyo nalilito siya kung paano kami susunduin. Pupunta siya sa ibang kanto or ibang street. Kaya, sa buong week na yon, we tried na sabihin sa kanya kung saan talaga. So, ngayong week na to, tama na siya. Pero ipakita ko sa inyo kung ano na itsura ng bus nila. Ito. Mga pare ko, ito yung bagong bus nila Travis. Ayan. Mukhang sila lang eh. Okay. So nasabi ko sa inyo, nung Sabado, after nung first session ng General Conference, kasi ganito ang style ng General Conference. Saturday may morning session, tapos magre-resume siya ng afternoon session. Sunday, may morning session, tapos may afternoon session. So, may apat na session yun mga pare ko. Kaya, mamili lang kayo doon kung ano yung gusto nyo. Kung gusto nyo panoorin lahat, I believe, and I know na mag-benefit kayo dyan mga pare ko. Para talaga siya sa lahat. Anyway, namalengke kami sa in-between. Pumunta kami sa Quincy, ang lugar kung saan pwede ka mamili ng Filipino food. Pakita ko sa inyo. Nandito tayo sa Quincy. Dito natin mabibili yung mga Filipino food. So kung nandito kayo sa Boston, hanapin nyo yung Quincy. Tapos sa Quincy, hanapin nyo yung Kaman. Okay, Kaman. Ito tayo mga pare ko, kung makikita nyo, yan na yan. Puto. Yung mga chichirya natin, may quake. Meron din ditong flat tops. Kung makikita nyo yan, meron ding mga tamarin. To pretzel. Tagal ko lang din nakabili niyan ah. Travis, kuha ka nito. Try mo to. Sige na, try mo yan. Okay? May pulburon. Nandito na yung mga sunflower nila. Tapos may feta, sky flakes. Kumuha ko nito mga pare ko, magic flakes. Ayan.
Tapos ito yung stick on nila, super sticks. I found my favorite snack. Okay. Me too. Yung mga chichirya, Oishi, V-cut Lala, sweet corn. Okay, may otap din sila dito. May piatos, Oishi, Kirei. Itong Oishi na sponge na to, may pillows din sila. Pero ang paborito ni Travis dito mga pare koy ay cracklings. Okay, kuha tayo niyan. Kuha si dalawa. Mabilis sila kumain yan mga pare koy. Meron sila rito nagaraya, cupcake, fajivar, dingdong, boy bawang, chippy, may chicharon, ibang klaseng clover, ngayon ko lang nakita yan, may nova. Daddy, it says Filipino yan. Snacks. Yan o. Filipino snacks. Mga pare ko, sa kabilang side nito, andun yung pancit canton. Yun yung hinahanap ni Travis, pancit canton. Okay, punta natin. Mga pare ko, ito yung sa challenge, oh, yung maanghang na noodles. Tinry ko na yan dati. Magkakaalmurana sa kanya mga pare ko. Kaya ang kinukuha ko dyan, ito ang paborito ko dyan mga pare ko. Itong cheese. First time ko makatikim ng cheese sa parang pancit canton yung style. Masarap naman mga pare ko, maanghang din. Kaya konti lang nilalagay kong anghang ng sa akin. Okay, dito tayo kay Travis. Dito kay Travis mga pare ko, ito ang paborito niya. Ito na, pancit canton. Okay, pero mukhang pancit canton lang na regular yung meron yes, sila ngayon. Yes! Okay, kuha tayo niyan. O, meron sila ito malalaking ganito oh. Mga bulalo, tapos bachoy. Alam ko si Alex Gonzaga, mahilig siya sa ganyan. Sa mami, sa laki mi. Ayan, o, kukuha kami niyan. So ulit mga pare goy, kung mapupunta kayo dito sa Boston or tumira kayo, titira kayo dito sa Boston, puntahan nyo yung Quincy tapos Kaman. Andito yung mga Filipino food na yan. Okay? Okay mga pare goy, kita nyo, parang nag-panic buying kami doon nila Joan. Namili kami ng maraming mga groceries kasi nga dalawa o tatlong weeks na kami hindi nag-grocery ngayong yung mga nakaraan na mga araw. Kasi nga busy talaga mga pare ko eh. Maraming ginagawa sa school. Ngayong araw na to mga pare ko eh. Meron akong test ngayong araw na to. So nagre-review ako ngayon. Nagre-review lang tayo. At marami tayong mga assignment ulit. Kagaya sa ko sa inyo, nandun na tayo sa kalagitnaan nung ano eh, nung school year. So pahirap na ng pahirap, parami na ng parami yung mga kailangan gawin. Okay? So dito na naglalabasin yung mga test, mga quiz, mga papers, yeah, mga ganyan. Pero ano lang tayo, chill lang tayo. As long na hindi tayo nagpapahuli sa mga due date, okay tayo mga pare ko. Update again, exercise natin. Sabi ko nung first time ko nag-start is matatapos tayo sa 7. Ngayon, mali pala yung calculation ko mga pare ko. Matatapos tayo sa... Kasi nag-start tayo nung 16 ng September. So 1, 2, 3, 4. Okay, so mag-update ako sa inyo sa 14. Okay? Sa 14 yung final na weigh-in natin. Okay, ano bang bago? So, nasabi ko sa inyo na binago ko yung tinaasan ko yung reps ng mga push-up ko and everything. Nagdagdag ako ng couple of exercises. Ngayon mga pare ko, ngayong week na to, nagdagdag na naman ako ng panibago kasi nga may 1 week na lang. And confident ako na na-achieve na natin yung 5 pounds na gusto natin ma-lose. Ang ginawa ko ngayon, so nagbubuhat na ako. Pero hindi sobrang bigat mga pare ko. 5 pounds at saka 10 pounds lang. At mainly, ang target ko is yung shoulder ko. Kasi gusto kong palakihin yung shoulder ko. So ang target natin ito mga pare ko. Chest, shoulder, shoulder. Tricep, tricep. But anyway, ngayon nag-start na ako. Siguro this week, I'll introduce you kung ano yung exercise na ginagawa ko at kung paano gamitin yung 5 and 10 pounds sa bahay. Kung gusto nyong magkaroon ng changes sa katawan nyo, kayang-kaya nyo yan. Kasi ako, hindi ako lumalabas ng bahay. Nandito lang. As much as possible na kaya kong gawin yung mga exercises dito, dito ko gagawin yung sa bahay.
Pag yung kunyari, for example, ang gaan-gaan na ng 5 pounds, ng 10 pounds, ng 15 pounds dito sa bahay, yun yung time na kailangan kong lumabas para magbuhat ng mas mabibigat. Yun lang. Pero as much as possible, kung kaya mo naman dito, or meron ka namang 5 pounds, 10 pounds, or 15 pounds, dito ka na lang sa bahay. As much as possible, once na parang nagagaang lang ka na sa mga weights mo, ang gagawin mo lang, magdagdag ka lang ng reps mo. So patagalin mo, pahabain mo yung repetition na ginagawa mo. So pag yung, kagaya sabi ko, pag yung nakita nyo na parang wala na nangyayari, nag-stagnant na, o saka kayo pumunta dun sa mga bakal gym, tapos doon kayo mag-invest ng pera. O nga pala, mga pare ko, maraming salamat sa patuloy na nagsusubscribe, nanonood, at nagsishare ng channel natin, mga pare ko. Maraming salamat, mga pare ko, mga mare ko. Thank you. So, kagaya ng sabi ko sa inyo, mga pare ko, ngayong araw na to, wala tayong ibang gagawin. Natanong nyo sa akin, nasan si Carissa? Tulog si Carissa, mga pare ko. Nandun sa loob. Nakikinig ng OPM. Yan ang ginagawa ni Carissa. Usually, ganyan talaga tuwing umaga. Maglalagay ako ng Spotify na OPM, tapos makikinig lang siya, tapos makakatulog na yan dyan. Sorry ah, kasi itong Monday na to is Monday update, kasi marami nga talaga nangyari nung last week na yon. Natapos na rin tayo sa labahan natin, mga pare ko. Alam nyo, ilang araw ako inabot nun? 2 araw akong inabot nun, mga pare ko. Ganun katagal. At natapos na rin namin yung 2PN. So, good tayo dyan, mga pare ko. Dami nun. Grabe, gabundok. Tapos na tayo dun? Wala na yun. Another week na naman para mag-ipon ng mga lalabahan. Sabi sa inyo, ang buhay, paulit-ulit lang yan. Kaya huwag kang magsasawa kasi there are things na redundant sa buhay. At syempre, dahil paulit-ulit, dapat sanay ka na rin dun. Okay? Ngayon, meron akong test sa English ngayong araw na to. Tapos may panibagong submission ng letter na naman or ng writing na naman. After nun, kinaumagahan o bukas, meron akong another test sa online class ko. Kaya kailangan ko mag-review ng malupit dun. Kasi usually, open book yun eh. Pero this time, hindi niya gagawin yun. So kailangan namin mag-review. So intindihin lang natin kung ano yung sakop nung test na yun. And then dun tayo mag-focus sa review. I would say, babalikan ko yung mga old quizzes ko doon kasi baka may ilabas doon na mga tanong. Okay? Ganun lang, mga pare ko. Oo nga pala, shoutout ako kay Lola Mami. Hey, Mami. Hi, Mami. Natanggap po namin yung package nyo. Maraming salamat po. Tuwang-tuwa po si Bella at saka si Travis sa mga padala nyo. Ganun din po kami sa mga binigay nyo po. Maraming pong salamat, Mami. So, mga pare ko, naka-uwi na tayo. Okay naman tong araw na to. Nag-test ako ngayon. Nasagutan ko naman lahat ng mga test natin, mga pare ko. Hindi ganun kahirap, pero sakto lang. Marami tayong mga assignment, mga pare ko. Mas dumami yung mga writing assignment natin ngayon. Tapos, mga pare ko, ngayong pag-uwi ko, nagkamali ako ng train na sinakyan. Imbis na doon ako sa mismong mall bababa para malapit ang lalakarin ko at hindi ako mababasa. Napunta ako doon sa mas malayong station. Ngayon paglabas ko, umuulan na, mga pare ko. So umulan kanina, nabasa tayo konti. Medyo hindi naman ganun kalayo yung sprint natin, mga pare ko. Nakauwi tayo rito. Okay na tayo. So ganun lang, mga pare ko. Maraming salamat sa mga sumama sa akin sa araw na to at sa patuloy niyong panonood. At sa mga taong patuloy na nag-share ng vlog ko. So mga pare ko, hanggang dito na lang tayo. Kung nagustuhan nyo tong episode na to, huwag nyo kakalimutang mag-like, mag-comment below, at mag-subscribe. Paano, mga pare ko, kita rin sa bukas.